So, kamusta, John? Yan, ayos-ayos naman. Another movie after Best in the Beshies, diba? After the Best in the Beshies, ito na. Ano nga abangan sa'yo dito ngayon? Ayun, syempre, abangan nila, unang-una abangan nila yung pelikula po mismo dahil napaaganda po nito at pinaghirapan po talaga ito ng buong cast and ng aming director and syempre yung mga staff and producers. And napaaganda po talaga ng pelikula. And ayun, abangan niyo po yung character ko dito. Ako po dito si Andre. Sana magustuhan nila yung aking performance doon sa movie, yung aking acting. Ano ba yung aabangan sa'yo dito, John? Na ikaw ba yung mananakot? Ikaw matatakot or ganyan? Ano, ako po yung isa sa mga matatakot. Ayan. Mm-hmm. Isinabi ko na po, ah. Isa ako sa mga matatakot po. Pero ikaw ba, being an actor, ano yung mas gamay mong gawin? Yung mga comedy na katulad ng Best in the Beshies? O yung mga horror na ganito na natatakot or mananakot? Actually, pinaka-nahihirapan talaga ako na acting. Pinaka-nahihirapan po ako ng acting talaga sa horror, yung mga matatakot talaga. Kasi hindi ako matatakot din po eh. Pero nag-enjoy naman po ako dito. Tapos mas gusto ko rin gawin ulit yung mga comedy lang, yung mga chill lang po na... Kamusta ka na, John? After parang mga ilang months na bash ka, na ikaw yung napagbintangan. Ayun, hindi na mapagbintangan, parang ikaw. Ano yung first reaction mo nung nalaman mo or nabasa mo yung word na yun na sana si John na lang namatay? Ano yung word na yun, napakasakit nun, di ba? Wala, ano, ako, hindi naman ako nasaktan actually. Hindi naman ako nainis sa kanya, hindi ako nagalit. Naisip ko na lang na gusto niya i-Twitter, okay na, sige, tweet mo lang yan. Pero ako, hindi ako nagtanim ng galit. Nag-status po ako agad sa Facebook kasi nakita ko yung girl na nag-tweet eh, binabash na siya ng sobrang dami. So sabi ko, hayaan na lang natin, huwag niya natin, magsabihan ng masama kung ano-ano. Basta, relax, chill lang tayo, relax lang tayo. Ganun. Ibig sabihin nun, dami nagmamahal sa'yo kasi ang dami nagtanggal sa'yo. Isa na dun si Vice, di ba? Ayun, si Vice, sobra. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya nun. Niyakap ko talaga siya na nakita kami sa live. Sabi ko, salamat ang marami. Okay lang yun, parang sabi niya kasi kaibigan nga daw. So ayun, thankful ako kay Vice talaga. At sa mga tao, syempre na nagtanggol dun. Kahit yung iba dun, alam ko hindi ka lang mga fans yun. Parang nabasa na lang siguro nila yung tweet. So nagtanggol na lang din sila bilang siguro kababayan o bilang tao na lang din na masama talaga magsalita ng ganyan sa kapwa mo. So yun, dun na lang po. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya dahil napakadami po talaga nun. Even up to now, no, hindi pa natatapos yung issue about kay Franco. Magkakausap ba kayo ni Tom ngayon regarding dun sa nangyari or pinagdadaanan ni Tom? Si Tom ngayon yung binabash naman. Yun nga, kasi parang siya yung ibibintangan po eh. Ayun, nag-uusap naman po kami. Ayun, kami naman mga kagrupo niya, yung comfort din naman namin siya. Ayun, parang okay naman din si Tom. Parang hindi naman po siya sobrang nadadaan. Pero alam mo, nalulungkot siya kasi parang siya yung pinagbibintangan. Eh. Kaibigan naman niya si Franco. Pero alam naman niya sa sarili niya na kahit kailan, hindi naman niya gagawing o magkakaroon siya ng intention na mangyari kay Franco yun, syempre. Kaya nalulungkot siya, ba't siya yung pinagbibintang. Pero okay naman po si Tom yan. Napanood mo ba yung sinabi ni Nam regarding sa nangyari, regarding sa... Anong comment mo about that? Nabasa ko po eh, na parang din. Eh yun, eh kung yun po yung alam niya talaga, eh wala naman po akong alam dun eh. Wala naman po kaming alam. Sila lang naman po yung nandun. Yun, di ka nang wala po akong say doon. Kung ayun po yung talagang totoo na nangyari, eh ayun po talaga. Hindi na po. Anong message mo kay Tom ngayon sa pinagdadaanan niya? Ayun, natural naman na may pagdadaanan ng mga tao kasi natural naman na may pagsubok. Natural naman yung mga ganyan na babato sa'yo na tao. Pero tiwala lang sa taas syempre at alam mo naman sa sarili mo kung ano talaga yung mga nangyari, kung ano talaga yung totoo. So, kapit lang, tsaka nandito lang naman kami palagi para sa inyo. Pero ikaw, anong pagkakakilala mo kay Tom? Ganun ba siya na tao na pababayaan niya ikaw pag may nangyari sa'yo? Hindi ko nakilala si Tom na ganun. Parang alam ko na hindi niya kayang pabayaan yung kaibigan niya. Tsaka, kaya nga unang-una kaya nga niya niyaya dun para mag-enjoy kasama yung girlfriend, di ba? So parang hindi naman niya siguro intention na mawala yung kaya na sa... Tsaka nag-struggle na rin, parang iba yung panic sa dagat talaga eh. Ayun yung hindi maintindihan na sana nga doon, tulungan agad, gano'n. Siyempre, pag nandun ka na sa sitwasyon, hindi mo lang masasabi. Parang, ang minsan may isip mo na lang yung sarili mo. Kung maligtas mo yung sarili mo, baka pagod ka na rin. Parang ito yung question na sinong ililigtas mo, yung nanay mo o kapatid mo. Parang ito yun eh, di ba? Mahirap din talaga po. Tapos, si Nam, gano'n mo kakilala si Nam? Si Nam, na-meet ko na lang siya nung kay, yung wake na ni Franco. So, yun, hindi ko naman siya gano'n kakilala. Mm-mm. Pero, yun, ginamit siya sa akin ni Franco. Alam ko na mahal na mahal siya ni Franco dahil lagi... Siguro kaya niya rin nasabi mga gano'ng bagay. Lagi naman niya sinasabi ni Franco sa akin yun. Talagang mahal daw niya yung girlfriend niya. Sobra.
Oh, please invite them na lang to watch Haunted Forest. Ayun, iniimbitahan ko po kayo na panoorin ang aming pelikula na Haunted Forest. Showing na po yan December 25. Kasali po yan sa Metro Manila Film Fest. Sana support na po natin. Maraming maraming salamat po.